Guys, nakakaloka to. Kanina pa ako paikot-ikot. Hindi ko talaga mapu... Oh, yung yellow! Nagigigil na ako. Pero hindi ako susuko. Alright. Hello everyone! So ngayon naman ay itatry ko kung gaano katagal kong mabubuo itong 5x5 na Rubik's Cube. At tingnan natin kung maibubuga ba ako. Yo! Kaya, eto guys, paghiwahiwalayin muna natin. Hiwahiwalayin. Siguraduhin muna natin talagang naka-ano siya. Baka kasi isipin ninyo na baka alam ko na yung pattern, tapos inano-ano ko lang siya, inetches-etches ko lang siya. So para makita ninyo kung gaano talaga ako kagaling, sabihin niyo, isang oras ko matatapos to. Sa inyong panoorin tong vlog ko na to, medyo matagal siguro, pero tingnan natin kung ilang minuto ko matatapos tong Rubik's Cube na to. Okay, so start na tayo ngayon guys. So habang sinasalit ko tong Rubik's Cube na to, pwede naman tayong magkwentuhan muna, pakinggan nyo lang yung mga kwento ko. Yan. So start na tayo. Kailangan unahin natin yung kulay puti. Lagyan ko sa white na bibase eh. Kasi kapag sa white ka na bibase, madadali mong matandaan yung mga next moves mo at mas mapapabilis yung pag-usag mo na crossword puzzle ng Rubik's Cube. Yan. So holiday ngayon guys! Ano ba yung mga pinagagagawa niyo sa buhay nyo? Ako wala. Pag mga ganitong holiday, nasa bahay lang ako talaga. Hindi ako lumalabas ng bahay kasi wala naman akong panggala, wala naman akong budget. At saka, kuripot talaga ako. Hindi, sadya lang wala naman akong masyadong mga kakilala dito sa probinsya. I mean, madami naman, pero wala ako yung ka-close talaga na pwedeng tawagan na, oh, punta tayo sa ganito, punta tayo doon. At saka, na-realize ko rin guys, kapag pala, medyo nasa adulting stage ka na, madalas wala kang time. Madalas, lagi mong iniisip kung paano mo i-spend yung oras mo na mas kapakipakinabang. So, yun yung nararamdaman ko. O, kaya nga itong ginagawa ko ngayon eh. Kapakipakinabang talaga. Hindi naman. Kapakipakinabang naman siya kasi kahit papano, diba? Gumagawa ko ng mga videos and maraming nanonood. Kahit papano, nasa 200 plus, 100 plus. So, okay na ako doon. Kumbaga, kahit papano, nakapagbibigay naman din ako ng konting kasiyahan sa kanila. And okay na ako doon. Kumbaga, panalo na ako doon. At saka, sabi ko nga dati, diba, hindi ko naman talaga aim na yun. Na marami talagang manood ng videos ko. Kumbaga, way ko lang talaga to para kahit papano makapagpasaya din ako ng mga tao kung mayroon mong natutuwa sa akin. Kung wala naman, usapin niyo si bala kayo. Hanap kayo ng kausap niyo. Kaloka. Yun. So, tapos ko na yung white. Nasa blue na ako ngayon. Yan. Yung inuuna kasi is yung first 6. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 squares ang inuuna dyan sa gitna. So, tapos ko na. I am working on the blue one. The blue ones. Yan. Plural eh. Nagigil ako. Yun. So, katatapos lang nung sports meet namin kahapon. Municipal meet. Medyo pagod. Napagod na kakatulog. Char. Hindi, medyo napagod ka rin naman kasi yung stress na binibigay sa'yo sa panunood ng mga, lalo na kapag mayroon kang sinicheer, nakakapagod din pala talaga. Kumbaga yung stress habang nanunood ka na, sabi ko nalakot yan! Shoutout nga pala sa lahat ng mga volleyball players ng Fine Chess, both in boys and girls category. Ayan, tapos ko na yung blue. I'm working on the pink ones. Congratulations sa girls category, champion sila sa municipal meet. At sa boys naman, proud kami sa inyo kasi alam namin na lumaban talaga kayo. Kitang-kita namin yung mga talagang pagsisikap ninyo na kahit paano naman ay maka-score. Oo. At saka, nakita namin talaga kung paano kayo lumalangoy sa tubig. Pigigil sa inyo. Shout out kay Jose Artillero. Makafeeling. Ang feeling mo, be. Grabe feeling mo talaga. Oo. Pero yun, wala tayong magagawa. Talagang gano'n. Sana nakuha ka sa municipal. I mean sa congressional. Kasi alam mo yun. Alam ko naman, nakikita ko naman talaga yung pagsisikap nyo na maipanalo yung laro. Pero sadyang gano'n ang buhay. Minsan nananalo, minsan natatalo. Siguro next time, kailangan lang talaga natin yung better. Tapos ko na yung pink. Dito tayo sa orange. At proud pa rin kami sa inyo kahit hindi nyo nakuha yung championship. Okay lang yun. Meron pang susunod grade 11. Grade 11? Hindi ko alam kung grade 11 kayo, grade 12. Pero alam ko na marami pa kayong laban na ipapanalo sa buhay. Hindi lang sa larangan ng volleyball. At good luck sa inyo. Good luck. Luck talaga. Yan. At sa shoutout din pala sa mga kasama ko sa Landmark, yung aking mga writers. Salamat sa pagsisipag ninyo na i-cover yung
mga sports events ng school natin. And hopefully, sana magawa natin ang maayos ng mga trabaho natin. Sabi ko nga, gawin natin with passion ang ating mga ginagawa sa Landmark para hindi mabigat sa loob. Yun. At, nahihirapan ako dito. Nakakaloka na to. Ayan, so, nabuo ko na po lahat. Tapos na yung blue, orange, green, pink, yellow, and Asa ka na. White. So, dahil tapos ko na sila sa gitna, bubuhin ko naman ngayon yung dalawang pares ng white. Dalawang pares ng meron white. Yun. Hahanapin ko sa color blue. Hindi naman ito tutorial kasi hindi ko alam kung paano ko ituturo ito sa inyo. Pero sana, ma-curious din kayo sa kung paano buo yun to kasi ako na-curious lang din naman ako eh. Ang totoo, yung gumagawa lang naman talaga nito, nagsisolve nito, is yung pamangkin ko. Ito siya. Wow! Yeah, sana natuto sa akin. And, na-curious ako kung paano ginagawa. Nag-start ako sa 3x3. Yeah. Sa 3x3, then nagawa ko siya, so nag 2x2 ako, yung triangle, yung pyramid, nagawa ko na rin. So, feeling ko dito ako pinaka-nahirapan. So, pero okay naman. Kasi, naano ko naman siya, napag-aralan ko siya, at ito nga, ginagawa ko ng paraan kung paano ko ito isasok. Diyos ko, nakaka 7 minutes na tayo. Ang dami kong sinasabi. Ang dami kong kwento. Ayun. So, ano na mga guys? Ay, share ko lang pala sa inyo guys. Sinunod pa kayo ng ano? Ay, tae! Nagalaw ko siya. Hindi ko na ibalik. Ayun ah. Nasira ko siya. So, nagkabalik pa yung pink tsaka yung yellow. So, madali lang naman gawin. Ganito lang eh. Yan. Kapin ikot-ikot lang. So, yun nga guys. Yung sinasabi ko sa inyo. Nanunod ba kayo ng The Killer Bride? Kasi, natutuwa talaga ako sa The Killer Bride. Ewan ko. Hindi ganoon kabigat. Alam ko kasi na si Maha Salvador yung ano, yung bida. Pero hindi yun yung reason kung bakit ako nanonood ng The Killer Bride. Parang ano lang, kasi alam naman natin pag si Maha Salvador yung bida sa teleserye, sa mga series ganyan. Parang ina-expect natin kaagad-agad, ay ano to? Higanti-higanti to, ganyan-ganyan. Ape-ape tapos maghihiganti. Kasi parang kila nakalala na natin si Maha Salvador na ganyan eh. So, pero yung nagustuhan ko talaga sa The Killer Bride is yung kakaiba yung story niya eh. Pero medyo nakakaano din, nakakalungkot din kasi kahit paano, nabasa ko din naman yung I Love You since 1892 sa Wattpad and medyo nadismaya lang ako ng onte kasi parang nasira yung pagkabirhen talaga. Kumbaga, nasira yung pagka-pure ng story ng I Love You since 1892 dahil sa The Killer Bride. Feeling ko nasira kasi ano, siyempre, hindi mo maiwasan yun eh. Na every time na manunod ka, oh, ito si Camila, ito si Camila, parang ganun. Na-associate mo na. Hanggang sa maabot sa punto na nawala na yung I Love You since 1892 kasi yung nasa isip mo na lang, The Killer Bride. So, na-associate siya doon. Nawala yung pagka-pure nung novela. Para sa, so, tapos ko na yung white. Punta na ako sa ibang color. Punahin natin yung blue tsaka yung pink. Wala na akong masabi. Itami kong kwento. Fast forward na lang natin ito. And now, shockers to 2, 3, 4. Makabalik ka tayo sa white. Punin na natin. Nabuo ko na yung mga tiga dalawang pares. So, ito yung sinasabi ko tiga dalawang pares. Kanyari ito, ito, tsaka ito. Yan. Ito naman. Ito. Yan. Ito, tsaka ito. So, yung yellow na part, hindi ko muna siya gagalawin. Mamaya ko pa siya gagalawin. So ngayon, napuha ko ng tigda dalawang pares. Babalik ako sa white, lahat ng mga pares na white. Gagawin ko na silang tatlo. Like for example, this one. So dalawa lang sila, pink and white. So kailangan pa rin isa dito. Hahanapin ko isang pink para pagtabihin sila tatlo. So yun yung next step natin. Pero, lahat muna ng mga pares ng white. Yan, kita ko na siya. Tapos na, 2, 3, and 4. So okay na guys, nabuha ko na yung tigda tatlo ng mga pares na white. Yan. So okay na siya. Punta naman ako sa ibang color. For example, this one. Blue and pink. Ang dami ko sinabi. Akala ko pa pabilisan to. Guys, nakakaloka to. Kanina pa ako paikot-ikot. Hindi ko talaga mabuo. Oh, yung yellow! Nagigigil na ako. Pero hindi ako susuko. Try pa din natin. Yan. Salamin mo yan. Sarap ng buhay yung kanina. Ganap ka ng problema eh. Ano ba? Kasi naman, lagi merong natitira ng dalawang pares eh. Pag may dalawang pares na natira, syempre, hindi mo mabubuo yung kasi nga, dalawa. Dapat tatlo sila or up. Tatlo. Apat. Alam, basta ganun. Ayan, nabuo ko na. Yun nga lang. Ayan, oh. Yeah.
So, nagkaroon ng discrepancy ay yung color blue at ang... sana yan? Color green. Kapalit. So, yun yung sinasabi sa inyo, hindi ko mabuo kanina, kaya paulit-ulit ako. But then, it was a nice try. You know? Yun guys, maraming salamat sa panonood. At isa na naman pong mga kabaliwan ang inyong napanood ngayong araw na to. So, madaling salita, walang kwenta.